naman tawagin na natin ang ating contender from Luzon na si Fortunata Tenosio. Tenosio. Hello, Tenosio. Anong palayaw mo? Pongs? Pongski. Pongski. Bakit Pongpong at Pongski? Balita ko, si kuya ko kasi Openg, kaya parang para magkatunog, Pongski. Openg. Openg and Pongski. Fortunata. Yes, ma'am. Sa amin lugar yan. Sa amin naman, swerte daw. Oh, maswerte, syempre fortune yan. Eh. Pero parang malas kasi ako. Kasi fortune yan. Hindi favorite niyang MNL 48, fortune. Actually, pamana yun ng lola ko. Oh. Lola? Kapangalan ko yung lola ko. What? Kaya ganun. Pero pag lola, may mga urban, the second, junior, the third, di ba mga ganun? May mga junior, si... Sa lalaki ano lang. Pagbaba, lang yun. Pag babae, wala bang mga ganun? Juniora. Anong tawag doon? Junior. Senyora. Meron, di ba, Ading? Ha? Ading. Ano, joke lang yun sa amin. Hindi. Meron ba? May ganun ba? Joke lang. O, ito yung sa amin, Madlang Onliners, kung meron bang tawag sa mga ganun pag sa babae. Oo. Pero taga saan ka po sa Luzon? Luzon, pero sa Binalonan, Pangasinan. Pangasinan? Binalonan, yes. Ano bang mga ano, mga sikat na delicacies dyan sa Pangasinan? Well, syempre, sa Binalonan, meron kaming sikat na langgunisa, tapos yung masarap na suka, yung maasim, yun talaga. Wow. Yes. So you mean po yung langgunisang bawang ba ito? Matamis? Gusto ko sana matikman yun. Hindi ko sasabihin para may suspense. Ay, surprise! Oo. Para bisitain nila yung Binalonan. Oh, yes, syempre. Dapat puntahan na lang nila kung gusto yes. nila matikman. Oo. Pero, Ate Fortunata, balita namin ikaw daw ay yung trabaho mo medyo ano to, risky. Sobra. Bakit risky? Kwentuhan mo kami. Ito kasi, di ba banda din ako, tapos nagtuturo, at the same time, nag-work. So parang hindi ko din alam kung paano ko ilulugar yung sarili ko. Pero syempre nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Mahal ko yung work ko at the same time, mahal ko yung passion ko bilang banda, vokalista. So everything, sabi nga ni sa lyrics, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Correct. That being said, bakit kinailangan nyo pong kumbaga mag-multi-job? Ang dami mong work, ilang job mo? Kumakanta, nagtuturo, ano pa po? Yun, nasa Vice Mayor's Office ng Binalonan. Yes. At the moment, yes. Anong ginagawa niyo po doon? Ano din, gumagawa ng resolution, pero yung mga alam ko lang na tinuro ng aking boss. Yun baka naman, ma-invite kami dyan. Ay, sure po, fiesta namin ngayon. Fiesta! Pwede po kami. On thank sale you. Po ang hashtags at girl trends. Pag kinuha niyo po yung hashtags, kasama na po yung girl trends. Talaga? Marami sale na. So kayo na bahala sa amin. On sale. Hindi, seriously. Parang ano ang nangyayari dyan is parang sobrang nag-multitask ka. Yes. Bakit? Meron bang matinding pinaghahandaan? Meron bang matinding pangangailangan? Ano naman? Kasi before, nung graduate ako, wala akong ginawa kundi tumambay. At pasanin ako ng magulang ko. So parang naisip ko, parang tumatanda ka na po, wala ka ng patutunguhan. What if itry mo ding mag-explore at gamitin kung ano yung meron ka na binigay ni God na natapos mo para at least ma-experience mong mamuhay nang hindi ka nakasandal sa magulang. Tama. So yun talaga yun. Lagi ko sinasabi na your parents' money is not your money. Definitely diba? Po, tama yun. Kasi yung iba, pag mayaman yung pamilya nila, feeling na yaman-yaman na nila. Ang yayabang pa nung iba. Oo. Yeah. Pero hindi ako mayaman ha, tamad lang talaga nung una. Okay lang yun. Dumaan naman siguro sa at some point tayo din sa sale natin na ay huwag muna. Pero ma-realize yes, natin na ay kailangan natin. Late bloomer lang siguro. Kaya correct. Kayo ganun. Totoo. Pero when it comes to singing, kailan ka nag-start? Sabi po ng tatay ko nung parang 4 years old or 5, nandun daw ako sa may upuan. Tapos kumuha ako ng suklay. Tapos papikit-pikit daw ako kumakantang ganun. Pasuklay diba? Opo. Sabi ng daddy ko. Tatandaan mo ba? May picture ako. May picture ka? Oo. Ay nako, pa ikaw nanalo dito, if a-flash natin yan. May tanong si Sammy. Yes say. Po. Ay, natatandaan mo ba kung ano yung kinanta mo noon? Ang alam kong mga narinig ko sa CD na ano ng tatay ko is The Platters. The Platters. Yes, yung mga ganong kanta-kanta. Pagkain po ba ito? Ay, seafood pwede. Boy, cheese. The Platters, yung mga... Basta, sana maganda sila. Oh, sige. Yun yung kinalakihan ko. Yes. Mga sina Patty Page,
Mga ganun. Mga ganyan pala. Pero ngayon po, sino po mga idolo ninyo sa scene? Number one talaga dyan, si Miss Regine Velasquez. Oy, ang ating songbird. Yes. Manunood po ba kayo ng The Songbird and The Songhorse? Siyempre naman. Pwede ngayon, tsaka bukas. Meron pa ngayon, tsaka bukas. Definitely po, gustong-gustong-gusto ko po. Pag nagko-concert si Miss Ridge sa Dagupan, Regine, nanonood ako lagi. Yun, kasi talagang sobrang fan in love fan. Ako yes, sa kanya. Marami tayong ganyan. Sobrang in love. Sabang favorite song mo ni Miss Ridge? Ano, yung marami lahat, halos ng kanta halos niya. Kasi pag kumakanta siya, grabe, damang-dama mo. Pero pinakagusto ko yung kanta niyang ano, yung dedicated sa anak niya. God gave me you, na keyboard niya. Ang ganda nun. Pero maiba ako ate, dahil bilang ikaw ay talagang full-time singer, in and out. Mm-mm. In and out talaga. Balita namin meron kang pinagdaanan, medyo ano, malala ba ito? Medyo malala. Kwentuhan mo na. Medyo maraming malalala. Sa ang part po? Sa love lahat. Life. Lahat. Ay, gusto, isa-isa sa love life, wag na yun. Wag ka sa love life. Yung sa'yo na lang. Ano, way back like 7 years kasi nagkaroon ako ng operation. Bale, hysterectomy, ibig sabihin removal of the uterus. Okay. So ibig sabihin po, pag wala tayong uterus, ibig sabihin wala kang ability magkaroon ng baby to give birth. Although you have yung mga egg cells, pero definitely hindi ka na talaga magkakaroon ng chance para mag-bear ng child. So yun, medyo malaki na yun, yung bukol ko. So, kailangan na talagang tanggalin. Okay. And then, yun nga, na cardiac arrest. Ikaw. Oh, yes. And totoo yung near-death experience talaga. So, yun yung nangyari sa akin. Tapos, nirevive ako. And kapag hindi mo pa talaga time, hindi pa. Yes. Hindi pa talaga. Kahit anong mangyari, nandun ka na sa point na yun ng life mo. If God mayroon pa siyang plans for you, talagang... Correct. Sabi ni Lord, ay wala sa listahan yan, ibalik. Ibalik yan. Totoo yun. Dahil gusto pa ni Lord na magtawag ng tanghalan. Oo. Para ma-share mo pa yung singing. Para ma-meet ko pa kayo. Oo naman. At nandito ka na finally. Yes. Anong thanks pinaglalaban God. Natin, Ate Fortunata? Pinaglalaban ko na... i-share yung talent na meron ako kay God. Yes. Whatever the result, nagpapasalamat ako kay God sa lahat-lahat ng yes. blessing niya. Yes. Yun lang yun. Kailanin ang ating second contender from Visayas na si EJ Paroginog. 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 Hi, EJ. Hello. EJ, paano ba basahin yung surname? Paroginog. Paroginog. Taga, saan sa Visayas, EJ? Aklan po. Aklan? Aklan malapit sa Boracay? Opo. Oh, di ba? Gano'ng kalayo yung bahay nyo sa Boracay Island? Malayo-layo pa po. Kailangan pang sumakay ng van and then ride ng boat po. Oh. Ng van at saka boat. Parang yung mga parang kaliboy. Mga gano'n. At least siya hindi na nag-aeroplano, no? Totoo malapit yan. Malapit na doon. Ikaw ba'y napapadala sa Boracay? Once lang po ako nakapunta doon. Once? Opo. Eh kasi di ba pag mga ganun, pag taga malapit ka. Parang easy wala. Access naman eh, so relax ka ah, lang. Ah, totoo yan. Ako lately ko lang naikot yung Bohol, pero taga Bohol ako. Oo. Sinasabi nila na pag nandyan, hindi pinapansin. Pag wala na, tsaka mo mamimiss. Pinahayaan na. Correct. Parang iba yon. Pero ito, ano bang pinagkakaabalahan mo doon sa Aklan? Incumbently po, nag-work pa ako as a research assistant po sa Aklan State University. Oh. Aklan City University. Yeah. Bilang isa? Research assistant po. Research assistant. Ano ibig sabihin ng isang research assistant? Actually, yung work ko po, bali, binibigyan po ako ng survey form po na may sagot na and then i-interpret ko po yun and then bigyan ng discussion and gagawa po ng statistic din po. Okay. Dami. Yung survey na yun, survey ng buong school? Hindi po. Right, for example, in a certain community po. Kung yung research namin is all about bioethanol po. Okay. Mula sa a certain plant. Parang ganun po. So ikaw magre-research ng mga tungkol dyan, lalo pag may mga bagong, kunyari may bagong sakit, bagong product ng gamot. Opo. Mga ganun. Ako medyo matrabaho yung ganun mga ganun gawain. That's continuous learning. Yes. Time consuming yan. Paano mo ba na isisingit ang iyong, kumbaga, passion naman sa pagkanta? Actually po, kumakanta din po ako sa mga kasal. Pero
occasional lang po. Occasional. Occasional. Oh, ganoon naman talaga ang racket talaga. Minsan-minsan lang yan. Minsan, pero minsan. Mabalik tayo sa school mo. Ikaw ba'y graduate din ng pinag-workan mo ngayon? I am a graduate of Bachelor of Arts in English po. Bachelor of Arts in English. Pero more on, yung focus niya po, more on technical writing po, sa writing po. Oh, so parang editorial, ganyan. Pero may communication din po. My communication. Communication. Okay. Kailangan yun sa trabaho din niya. Siyempre, sa mga research-research mo rin. Kailangan. Communication po. Ganun. Pero sa tingin mo, bakit medyo sa, iba sa English ka, tapos napunta ka dito sa trabaho na medyo nagre-research, malapit ba yun or medyo malayo doon actually sa yung... Actually po, parang malayo po. Right after my graduation po kasi, April 6, 2018, nagtrabaho na po ako agad as a college instructor po. For first sem po, and then second sem po, naging research assistant po ako. Grabe, ganun kakagaling. Kaya nga, may tanong tuloy ako kasi tuwing ito nga, matalino ka. Sumasali ka ba sa mga quiz bee before, spelling bee, sa ganyan? High school po, nung high school po ako. Nung high school naman. Ako. Ilang taong ka ba una nag-start kumanta? Around 7 po ata. Oh, paano mo na-pursue yung pagkanta mo? May mga ginagawa ka bang pagsali ng mga singing contest? Opo, sumasali po kami ng ate ko sa singing contest. Oh, yung ate mo. Sino mas magaling sa inyo ng ate mo? Depende po. Depende. May tanong ako, di ba minsan sa mga ibang lugar, bawal magsumali yung mga mapatay ng pamilya? Oh. Kasi parang andaya daw, ang dami nilang entry. Ah, hindi po. Kasi pag sumasali po kami, or for example, yung ate ko yung nagcha-champion and then nagra-runner-up lang po ako. Ganun po. So ano, kumbaga lahat ng prize napunta na sa inyo. Sa pamilya din yung lahat ng prize. Ibig sabihin mo? May dala po kami nung sako para sa lahat ng prizes. Wow. Sako talaga? So meaning, in-kind ito. Hindi siya in-cash madalas. May cash din po. Tapos may meron din in-kind. Napupuno ba nung cash yung sako? Hindi. Sayon man po? Ano ba madalas yung mapanalunan nyo? Ano po? Ano ba madalas yung mapanalunan nyo? Bigas? Wala pong mga bigas yung mga salaset. Wow! Salaset? Iba na ngayon! Ang fairness yung sako nyo, ang laki doon sa salaset. Pero hindi po doon sa sako doon nalagay. Yung mga kwan lang po, yung mga groceries. Mga groceries! Tama, alam mo these days, dapat ganun yung mga... Totoo! Mas kailangan. Pero diba sabi mo, kayo ng ate mo palaging sumasali ng contest, ibig sabihin close kayo. Opo, close kami. Hindi ba kayo kami lahat po nung close. Lima pa kung magkakapatid. Di ba kayo nagkakatampuhan? Kunwari, ikaw manalo, di ba siya nagtatampo? O kaya siya manalo? Hindi po. Kumbaga, pag manalo kaming dalawa, mas maganda yun kasi marami kaming pera. Oo naman. Sino mas madalas manalo sa inyong dalawa? Siya po. Siya talaga. Pero nahihiya po siya magsali ng mga contest po. Ayun, EJ, ngayon nandito ka na sa tawag ng tanghalon. Ano ba ang pinaglalaban mo? Showcase ko lang po yung talent ko. Okay na po ako. Yes! Oo naman. Okay na natin ang ating pangatlong contender from Mindanao na si Carl Rian Peligro. Uy! Grabe yung pangalan na! Peligro! Kaya pala naka-seatbelt lahat ng contenders natin doon. Kasi lapitin ng danger. Ikaw ba, lapitin ka ba ng peligro? May mga ginagawa ka ba na kakaiba na kaya ganun? Siguro po yung pagkain ng exotic siguro po. Exotic? Exotic. Ano yan? Tulad lang? Mga palaka po. Palaka. Ahas. Ano? Diba lasang manok daw yung ahas? Opo. Opo, talaga. Paano ka nagsimula sa pagkain ng mga exotic foods? Sa mga barkada ko po kasi yun na... Yun yung trip nyo. Opo. Pag nagiinuman. Paano yun nandun, nakaredy na yun? Or humuhuli pa kayo? Huhulihin po namin. Ah, po. Ay, kayo mismo. Paano ba, kwento mo kung paano ka manghuli ng ahas? Kasi delikado yun eh. Hindi, binibili po yun sa amin. Akala ko ba yun? Yung pala kayo binuhuli. Akala ko yung ahas eh. Binibili pala. Okay lang yung best friend mo. Saan sa Mindanao? Sa Panabo po. Panabo City. Panabo City? Saan yun? Davao del Norte. Sa Davao. Pero bukod sa palaka, ahas, ano pa ba yung mga exotic food na kinakain nyo? Yun lang yung nakain ko pa sa ngayon. Yung pala. Gusto ko pang sumubok ng iba. Pero alam mo ba yung batod? Batod? Yung parang uod? Yes. Ay, yung puti. Sa coconut?
Di ba sabi nila ginagawa daw yun sa hotdog? Hindi. Oh, yung white worm. Sa ano? Sa Thailand, yan ang street food nila. Kung tayo, fishball, kwek-kwek sila. Grasshoppers, crickets. Natural corn, ipis, ipis? Oo. Grabe. Ang sarap po ng kainan natin. Bukod ba sa paghuli ng mga ano palaka, ano pa ba yung mga hobby mo? Nagba-basketball po. Hoy! Basketball. Nag-gitara na. Shooter ka ba? Anong position mo sa basket? Point guard po. Point guard. Kuwari marunong ako mag-basket. Ano yung point guard? Kwento mo sa amin. Explain mo sa amin. Yung para sa akin po yung nagsiset ng play po. Oh, may mga ganun. So parang ikaw yung leader, ganun. Wow. May, judging... Meron ba natutulong sa'yo yung pagkain ng exotic food sa pagbabasketball? Balay mo, di ba may nutrients? Palaka, pagtalon, o di ba? Ang taas nun. Di ba? Kahit na maraming palaka. Para yung pagtalon mo, ang taas. Ilang taong ka na, kuya? Ilang taong ka na? 23 po. 23. Meron ka bang love life ngayon? Yes po. Ay, sayang. Paano mo sinelebrate yung Valentine's Day? Nagte-text lang po kami. Kasi, ay, bakit? LDR? Ay, hindi po. Ano? Busy kasi siya. Ah, busy. Saan ba si ano? Nasaan ba si girlfriend mo ngayon? Sa doon din sa amin po. Ah, nasa Mindanao. Ah. Medyo may distance kasi nandito siya ngayon. Pero okay lang yan. Meron kami dito para sa'yo. Mahilig ka sa exotic, di ba? Opo. Ayan o si Juliana. Hi! Hi! Pero ano ba usually yung madalas yung gawin ng girlfriend mo? Food trip po. Food trip! Ano-ano yung mga kinakain nyo? Kahit ano po, depende po sa gusto niya. Kumakain din ba yung girlfriend mo ng mga exotic food? Hindi. Ay, ikaw lang. Opo. Pero napatry mo tayo. Na sa... Pero napatry mo na sa kanya. Napatry mo na sa kanya kumain ng exotic Hindi food. Hindi po talaga. Ayaw niya. Aside sa food trip, kayo ba'y mahilig din mag-video? Okay, nabilang ba? Oo, magkanta. Kumakanta din ba siya? Yes po. Kumakanta din. Paano kayo nagkakilala? Kwento mo naman. Sa nung high school pa kasi siya, sa Facebook din kami nagkakilala. Ano yun? Nag-poke ba kayo o nag-wave? Wala pong ganun. Ah, wala pa noon. Wala pa noon. Wala pa noon. Wala pa lang dati, di ba? Kwentuhan mo kami paano nagsimula yung pag-iibigan yung dalawa. Facebook. Paano ba? Sa Facebook. Paano mo na lang tinuloy? Oh, paano mo siya inaya? Yung story. Nag-wave. Sinong nag-first move? Ako po. Ikaw. Ano ginawa mo? Sa Facebook. Hindi, saan? Friend of friend ba? Ay, hindi po. Schoolmate po kasi kami. Schoolmate. So, ano nangyari nung first time nyo magkita? Na starstruck ako. Starstruck? Kabila yun, bayaran mo yun. Wow. Joke lang. Pero kwento mo, paano mo siya inaya? Paano mo siya... Parang in-invite na sumama sa'yo sa labas. Manguli silang palaka. Tiyari. Tara, uli tayong palaka. First, nag-text. Te-text pa lang po kami. Tapos, yung... Tawagan na. Opo. Pero bago mo siya i-message sa Facebook, nakita mo na ba siya sa school niyo? Yes po. Ay, in-stalk mo. Eto na lang. Paano mo siya napa-oo? Ano sinabi mo? Po yung pag-effort. Effort. Kinantahan mo ba siya? Hinaranahan mo? Opo. Anong kanta yan? Faithfully. Faithfully. Wow. So, biniritan mo. Ibig sabihin ang tagal yun na kasi from high school hanggang ngayon. 2015 po. Oo, oh, tagal na din. Four years. Ngayong and counting. April po. Wow. Ngayong April. 4 years na sila. May plano na bang i-dalhin yan sa next level? Wala pa po. Wala pa so far. Pero eh, paano nyo sinelebrate yung Valentine's? Hindi nga po. Video call lang po kami. Pero ito sa ano naman sa pagkanta mo, sabi mo kasi nag-video okay ka, di ba? Kayo ng hobby ba ang tawag nyo? Or love? Girlfriend. Or... Babe. Babe! Ikaw ba nung nagsisimula ka, nagko-contest ka ba talaga? Mahilig ka? Hindi po. Hindi. Paano mo nahasa yung pagkanta mo? Babanda po. Abanda! Tuwing kailan kayo bumabanda? Pag may okasyon lang po. Di kasi ako pwede ng... Everyday? Opo. Bakit naman? Bakit anong naman? Ginagawa mo? Hindi pinapayag. Hindi pa pwede? Sinong hindi pumapayag? Si girlfriend ba yan? Hindi pumapayag? Mama mo. Papa. Bakit ayaw nila? Hindi ba sila support sa pagkanta mo? Hindi naman po sa ganun. Kasi
gabi na, tapos umaga na uwi. Eh, ano naman ginagawa mo sa umaga? Nagtatrabaho po. Anong sa tito ko ngayon. Anong trabaho yan? In charge po. Ano yun? Yung lahat ng mga maintenance ng mga sasakyan, sa akin po dumadaan. Oy, like ano? Mga change oil ba yan? Oo po. Yan ah, okay. Po. Ano pa? Ano yung pinaka malalang kaso na ginawa mo? Para mga full wreck ba kaya niyong gawin? Pa? Mga full wreck kaya niyong ayusin? Hindi. Disgrasya na, wasak na gano'n. Yung ano, wasak na yung pina. Di na tumatakbo. Kaya niyong paano. Meron kasi kaming mga mechanic na nagagawa. Buti pa yung kotse na pag wasak na naayos. Eh, ang relasyon. Lahat naman daw naayos. Pero ito na, ngayon na nandito ka na nga sa tawag ng panghalan, ano ba ang, kumbaga, yung pinaglalaban, yung drive mo talaga sa pagsali mo dito? Ako po, manalo-matalo, biggest achievement ko na po ito. Yes. Ay, congrats dahil nandito ka na. Usapin na natin ang ating bagong defending champion from Metro Manila. Tawagin na natin si Marco Adobas! Marco, yes, Nagwagi! Welcome to Showtime Online again. Yes, welcome po. Good afternoon sa ating lahat. Naku, ang natalo mo ay 5 days siyang defending champion. Oh, nga po, hindi nga po ako makapaniwala na nag-defending champion po ako. Yun po. Sa tingin mo, ano ang nagustuhan ng mga hurado sa boses mo? Di ko po alam eh, kasi ang ginawa ko po ay ibinigay ko lang po yung todong best ko, sagad-sagad. Best. Ano nga ba ulit yung kantang pinanlaban mo? Kasalanan by Orient Pearl. Bakit nga ba yun ang pinanlaban mo? Dinededicate ko yun sa lahat ng mga nagkasala bilang anak, kasalanan. Kasi maganda yung lyrics ng kanta. Dedicated rin sa mga lalaki na nagkasala sa mga kanilang mga partner. Mga nagtaksil. Sa mga babae na din. Huwag na natin uulit sa lahat. Tama. Sa lahat na. Pero in fairness, kanina nakita din sa VPR nung papaupisa pala yung tawag ng panghalan. Talagang sobrang na-surprise siya nung sinabing siya ang nanalo as defending champion, bagong defending champion. Nung ano nga, una pala. Gulat na gulat. Ay, ako pala yun. Yumuko siya eh, napayuko siya eh. Actually kasi hindi na ako talaga nang-expect ng kahit ano kay God. Basta yung akin matapos ko na yung performance. Yun lang. Masayang-masaya na ako doon kasi achievements na yun para sa akin. Anong message sa'yo ng Tequila Band? Ayun po, tuwang-tuwa sila sa nangyari. So talagang todo support sila, lahat sila nasa likod ko lang. Morally. Pero mamaya ba, ganung performance din pang ipapakita mo? Ganung genre din ba? Yes. Ganun pa rin po. Mag-stick po ako sa genre ko kasi doon po ako nanalo. So, push ko lang mas nalo kong gagalingan. Manalo matalo man, si Lord ng bahala. Siya na po. Mas kikilalanin ka pa namin kasi ngayong araw. Pa-show na yan. May show and tell tayo. Yes, please. Pa-show ng first pa-show photo. Pa-show na po yung first photo. Hoy! Ala. SPG. Macho tayo diyan. Bakit 'yan? Anong meron diyan sa picture na 'yan? Birthday ng aso namin. Oh, yung birthday cute. Ng aso. Ilang taon na si? First birthday. Ano? Si Chuchi. Chuchi. Chuchi tawag ko sa alala siya. Anong breed ng aso mo? Aspin lang siya, bale. Sa totoo lang, mas kompleto pa siya ng vaccine kesa sa amin. Malalamin siya. Paano mo nakuha si Achuchi, tama ba? Achuchi. Baligit po siya ng ex-girlfriend ko. Ay! Ganyan ba, hindi ba sinusoli yan? Kasi di ba sulian ng panaghiwalay na, uy, sa'yo na yung binigay mong damit. Siyempre, kung ano yung nasa iyo, yun na yun. Opo. At saka napamahal na rin sa amin yung aso. Okay. Tinuring namin talagang member siya ng family. Yes. Ilan taon na ba ang first dog mo? Bale, pang I think 3 or pang 4 na siyang aso namin kasi halos lahat na namatay. Ano ba yung mga dati mong aso? Ang mga aspin lang din pero kasi hindi kasi kami tumitingin sa breed. Basta ang importante mahal namin siya. Yes. Ano yung mga handa niyo para sa kanya? Ayan, hindi ko na po maalala. Ang alam ko po dyan, pansit, tsaka paborito ng aso namin, lechon manok. Ang ganang aso na yun, lechon manok. Meron ng ano nga
yun, mga cake for ano, dogs. Oo, oh, sige, next dog time. Dog cake ba yan yung, or regular yung cake? Cake. Balik, hindi kasi namin alam yung araw ng birthday niya, kaya sinabay na lang namin sa Christmas, 24, Christmas. This palas ng Christmas. Ibig sabihin ba lahat ng asa mo, naging asa mo before, talagang mag-celebrate kayo ng birthday nila? Yung hindi po, yung alos lahat po kasi ng mga nauna namin aso, hindi na po sila umabot ng first birthday. Oh. Siya lang po ang pinakamatagal sa lahat ng mga... Hanggang ngayon nandiyan pa din. Bale, 2 years old na siya ngayon. Ano bang klaseng aso si Chuchi? Malambing ba siya? Opo, sobrang malambing. Kaso minsan makulit. Kapag minsan nakikita ka niyang tulog, akitin ka niya sa... Hinihigaan mo, tapos gigisihin ka niya. Cute. Pero ikaw, meron bang mga alam na trick si Chuchi? Tinuturuan mo ba siya? Hindi, wala eh. Hindi. Para sa bahay lang siya. Basta pagkapagod ka minsan pag nakikita mo siya, okay na, worth it. Nakakawala ng pagod. Ano, pampasaya talaga siya. Oo po. Pero iklaro ko lang, ang Chuchi ay tawagan ninyo o pangalan talaga nung... Pangalan niya talaga. Ah, okay. Chuchi. Sino nag-isip nun? Nanay ko po. Nanay ko. Chuchi. Mga mahilig sila sa aso, talagang yun. Alam mo dati yung pangalan. Mami ko, ayaw na ayaw niya sa mga aso. Pero nung nag-aaso kami, alam, mas binibaby niya pa kaysa sa akin. Totoo, ganun minsan. Kasi syempre, makalat nga naman ang aso. Totoo. Pero, baliwala yun kapag nandyan sila. Tsaka kumakaupag minsan, pag umuwi tayo, sasalubumin. Ganun yung boom. Alam mo, ako may nanligaw sa akin, ayaw niya ng dogs or cats. Ay, bakit yan? Hindi ko siya sinagot. Requirement yun. Requirement. Kasi minsan pag dog lover ka, kasi kung nagagawa mong mahalin ng tapat yung aso mo, siyempre, yung kapwa. Kaya mo rin mapahalin ng tapat. Tama. Tama yan. I agree with that. Pagka na natin ang ating next photo show na yan. Ala, ano yan? Next photo, please. Next photo, Saglit lang. Alam mo, sobrang spoiled talaga tong si Chuchi. Gusto okay. siya yan. Siya yung nakahiga sa kama. At siya pa yung nakakumo. Oh, oh kasi, my God. Kasi po pag nakahiga ako sa kama, talagang sisiksik talaga siyang ganun. Kaya ngayon, binigyan ko, talaga nag-uunan talaga siya. Kung saan yung inihiga yung ulo niya sa unan. Oh, yung kumot, ako na lang po yung nag-ano niyan. Para talagang tao na siya. Naka-aircon pa yan. Ay, hindi. Hindi naman po kami naka-aircon. Kumbaga, naka-electric pa electric lang. Electric fan. Piligay na sa isip mo niya. O sige, ikaw na, ikaw na. Oh, ikaw na ang tao. Ako na lang sa tiles kasi nakakaya eh. Cute. Hindi. Pinakita lang niya na mahal totoo talaga. Totoo naman. Tsaka alagang-alaga namin siya. Tapos, pero tapos minsan, you really baby your pet, your dog or your cat. Feel mo baby mo. Opo, ganun. Binibaby. Aside sa ganyan, ano pa ba yung iba mong ginagawa para babyhin tong si Chuchi? Kapag minsan, ano, ayaw niya ng food, talaga naghahanap ako ng ibang ulam para kumain lang siya. Kasi masakit sa ating mga dog owner na nakikitang walang gana yung aso natin. Di ba parang, sige, meron, parang... Bakit meron na bang nangyari sa kanya na na-depress siya, ayaw niya kumain? Ano nangyari? Yung ganon, yung nagsusuka siya, katas wala siyang ganang kumain, dinala namin agad siya sa bed. Kahit wala kaming kapera-pera nun. Talagang ginawa namin ng paraan para mapagamot siya. Ano kasi daw hindi, hindi namin kaya yung nakikita siyang nangihina. Oo, masakit. 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 Wala kami magawa kaya naganap kami na para nangutang kami ng pera para maipabet siya. Pero pwede ba na malamin ang sabi ng doktor kung bakit siya nagkaganoon? Pinagmulan ng ano sakit nga po niya? Yung sakit madalas ng aso? Ano po yun? Yung... basta yung masakit ganun lang. Yung mga the usual na lang. Mga the usual na sakit ng ayun yung mga nagsusuka yung parang worm yung parang ganun. May bulate sa chat. Yung ganun. Yun yung madalas. Pero alam kaya mo, huwag mong ipapakain yung aso mo ng ano buto ng manok. Hindi kasi po. Masusugatan yung chan nila niyan. Maaring matusok yung stomach nila. Pagluto, yung splinter. Sobrang lambot. Pero pag raw, okay pwede. Lang. Pwede. Mas malambot. Ang naman kaya yan. Ay, wala na. Ay, wala na. Yun. Valentine's? Charot. Kailan na lang muna tong munang kasama mo? Yun yung banda ko, Tequila Banda. Sino sila? Si yung nasa unahan ang aming gitarista. Oo. Si Dan, tapos nasa kanan. Si aming bassist. Si Mr. Randy. Oo. Anong meron ba dyan nung araw na bali, yan? Ano yan? Ang pagkakaalam ko, Christmas ata yan or hindi ko na malaman yung date. Pero alam ko Christmas tapos red ang aming ano kasi... Valentine's ba yan? Ang hindi yan na Valentine's yan. Christmas. At yung mga December yan, mga December. Ano yung mga kanta nag-perform nyo? Mm-mm.
Marami. Kasi variety po kami, variety band. As in, okay. R&B, reggae. Kahit anong genre po, oh, kailangan po talaga. Mahirap din. Eh kasi yung boses mo, di ba, parang husky siya. So, ibig sabihin, Bal, kahit anong kanta, hindi, kahit anong kanta nagagawan mo ng version mo ng husky din, o nag-iiba din yung boses mo, pag hindi kailangan ng husky yung boses. Yun po, kailangan po talaga, pag variety vocalist ka, kailangan versatile ka, kailangan flexible. Pag R&B, rap. Split, uy, taray, nag-rap ka din. Opo. Balik kagaya ng mga nausong R&B ngayon, mga Latin, mga kakaipo. Yun medyo mahirap kasi. Opo, okay po. Ang mga Spanish, Latin, mahirap. Ano na lang yung kantang hindi nyo na nakakanta? Hindi nyo natutugtog? Nahihirapan kayo? Para sa akin po kasi walang katapusan ng music, walang katapusan ng mga song. Araw-araw po may pupro-produce ng bagong song, may bagong sumisikat. Paano pag sinabi sa inyo, request ko Butchie Cake, kaya nyo kantahin? Butchie Cake, opo, ginagawa namin na paraan. Minsan, modelong charing, mga ganun. Ako ay isang model, mga ganun. Oh, oh. Para ang trabaho kasi namin is magpasaya talaga ng mga tao. Yes. Pakinggan mo yung mabigay yung demand na gusto nila as long as kaya namin tuktugin. Pakinggan mo yung ako lang sana. Ako lang sana. Oh, maganda yun. Hashtags, oh sige, sa search support game. Support mo din. Ano, Miss Chubby? Kantahin mo. Ano? Ano, sabi ano? Ano? Oh, tayo mapunta. Next photo na tayo ulit. Ang dami yan. Ay, si Mother. Nakagigil. Stripes, magkano ang guhit? Opo. Wow, parang kayo magkapatid. Parang talaga yung mami. Ako, naalala ko po sa nanay ko noon. Siyempre, pasaway po ako sa school. Lagi ako nagka-guidance. Laging, patawag mo yung nanay mo, ganun. Gusto kong makausap ang nanay mo. Ngayon, pag pinatawag ko na po yung nanay ko, hindi po sila naniniwalang nanay ko yun. Kasi, ate ko daw. Bakit, di ba sinabi ko nanay mo ang dalhin mo? Bakit wala na mo ang ate mo? Sabi ko, hindi po nanay ko po yan. Kailangan daw ng birth certificate. Would you call yourself a mama's boy? Hindi na, opo, oh, mama's boy. Hindi, opo. Hindi naman totally lahat ng bagay inaasa ko sa kanya, ganun. O baga, pag may problema ako, sa kanya akong tumatakbo. Kasi sa tingin ko, nanay talaga nakakaalam na nararamdaman ng anak. Kasi yes. ang puso ng nanay at puso natin ay isa. Yes, karugtong. Buti ikaw nasasabi mo yung feelings or thoughts mo sa nanay mo. Kasi di ba yung ibang lalaki, nahihiya. Opo. Para sa akin po kasi, yung tunay na lalaki, yung talagang, hindi naman porket mama's boy ka ay, yun na nga. Tuwing, iba kasi yung dating sa iba. Kumbaga, matapang ka kasi pag sinulo natin yung mga hinanakit natin, tama. Baka mahantong pa sa depression or hangga't maaari pag nakakaramdam tayo ng loneliness, kausapin natin yung pamilya natin kasi kahit anong worst natin, andiyan sila talaga para sa atin, hindi sila aalis. Ang nanay dapat ang first line of defense ng mga tama. Yes. Opo. Tsaka ang pinakamatapang na lalaki ay yung kayang magsabi ng kanyang problema. Totoo 'yun. Sa parents niya. Kasi kahit lalaki tayo, tao pa rin naman tayo. Totoo, kasi masakit bitbitin yung ilang buwan o taon mong kim-kim. Oo. Oh, yan. Okay lang na umiyak, di ba? Oo, pero kamusta bang mami itong si mami mo? Anong klase siya? Well ka ba? Kung sa nanay ko, ma, diyan ka lang. Ay, at saka kung... Strict ba siya? Hindi po. Hindi. Nanay ko pa rin po ang pipiliin ko kahit kung maisilang manulit ako sa mata. Oh. The best nanay siya, sobra. Oh. Ma, kahit ganito ako, mahal na mahal kita. Ayos, love you, ma. Kasama mo ba siya mamaya? Hindi po. Kasi may work siya. Baka makasasante na siya sa work. Sabi niya, kaya din siya sumama. Kasi nabanggit mo before, di ba, na parang medyo hindi ka nabubulakbol ka. Papasaway. Paano niya na-handle as a mom yung ganong klaseng yung ugali mo, yung napagdaanan mo before na ganon ka? Paano niya hinahandle? Kasi nagsawa na siya sa akin sa kapapalo kakasabi. Papa ko ganun din, pinapalo ko. Hindi, totoo yun. Kasi yung mga 90s, nakakaranas pa po ng palo sa magulang noon. Ngayon, hindi na, yung iba. Oo, hindi na. Ngayon, sabi ko sa nanay ko, one time, umuwi talaga ako, nag-away kami ng sobra. Hindi na siya nagsalita, tapos bigla lang siyang umiyak. Tapos, alam mo yung nasanay ako, nauwi ako ng bahay na, ganyan. Nagulat ako isang araw mo yung ako, hindi siya kumibo. Tapos umiyak na lang siya. Mas, ito, parang naano ako sa ako. Mas natakot
ka. Niyakap po yung nanay ko. Tapos, yun, unti-unti kong binago yung sarili ko. Ang pagbabago kasi hindi mabilisan. Unti-unti. Slowly, pero at least you're changing. And you learned your lesson. Yes. Thank you so much sa'yo, Marco Adovas. Good luck. Hi, Kapamilya. Subscribe to ABS-CBN, its Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!